Uy, hello! Nandito na naman kayo at ganito na naman ang aking kasuotan kasi isang araw ko lang to binag. Okay, so it's episode 5? Oh, episode 5. So ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol sa universe. We have no idea. This book is all about a guide to the unknown universe. And recently, nag-i-English kasi nagpa-practice. I'm into astronomy and talagang mag-iisang taon na akong gusto at interested sa astronomy. At ngayon pa lang, unti pa lang nalalaman ko. Kaya tinutuloy ko yung pagbabasa ko ngayon. Ang dami ko libro na ganito at kailangan kong basahin yun kasi sayang yung libro na yun kung hindi ko babasahin. So ngayon, ang mga lahat na natutunan ko, i-share ko dito sa Learn With Me series para ma-retain sa utak ko and I can also watch it again. At may matutunan din kayo kung gusto niyo yung mga ganitong topic. So, tatapusin na natin to. So, ang number one is, what is the universe made of? So, ako rin napatanong ako, ano nga ba? Pero ang simple ng sagot niya. Like, grabe. So, sabihin ko na lang lahat. Ipag-i straight to the point tayo. The universe is organized under the same principles of Lego. The basic building blocks or the elements allow you to construct many things in our universe like stars, rocks, dust, yun. So parang sa Lego, kapag may basic building blocks ka, mabubuo mo yung mga kailangan mo sa Lego. Ganun din sa universe natin. Infinite daw ang universe. Puro tiny particles. Okay, ito ah, mga karagdagang kaalaman. Water is composed of atoms of the elements listed in the periodic table, which is true. Atom has a nucleus surrounded by a cloud of electrons. And that nucleus contains protons and neutrons. So, under nun, merong up quarks and down quarks and electrons na nakakapag-build ng any element from the periodic table. We have those three particles na nakakapag-build ng any element sa periodic table. And yung tatlong yun ay yung nagpapabuo sa universe natin. Yes, yung tatlong yun. Ito, physicists have discovered 9 more matter particles and 5 other particles that transmit force. Hindi ko na to lalaliman, pero ibig sabihin, hindi lang tatlo yung particles natin. Meron pang 9 at 5. 14. Diba? So, ang unti pa lang talaga na nalaman natin dito sa mundo. Hindi ko na in-elaborate yun kasi hindi naman yun yung focus natin. So, these three particles, which are the quarks and the electrons, can build stars, planets, comets, and lahat ng nasa universe. These things make up only a tiny fraction of the universe. Unti pa lang siya. Kasi, meron pang ibang mga nag-made up sa universe natin. So, yun yung, pinaka-primary natin, yung three particles na yun. 5% pa lang ng stuff na alam natin sa universe ang na-discover. And 25% ay puro dark matter. And 68% we have no idea. Tinatawag daw nila tong dark energy that causes the universe to expand. Kasi alam natin nag-expand universe. So, yung pag-expand daw na yun, ginagawa daw yun ng dark energy. So, to sum it up, lahat nandito, we are made up of tiny particles. Ay yung pinaka-simula. Yun yung up quarks and down quarks. And yung electrons. So, ako, nagsasalita ako dito, yung mga natutunan ko lang. Pero syempre, may matutunan pa rin ako. So, if you also have any idea kung ano ang meron sa universe, what is universe made of, comment nyo lang. Eh, try nga natin mag-search. Try nga natin sa ibang sources. Kasi maganda rin ibang sources, diba? What is the universe? Made of?
The universe is composed almost completely of dark energy. Ayun na nga sinabi na dito. Dark matter and ordinary matter. Other contents are electromagnetic radiation, estimated to constitute from... Grabe! Oh, konti lang ang alam natin sa universe. Yun yung masasabi ko. Ay no, sinabi na dito. What was the universe originally made of? Protons, neutrons, and electrons. After the... Ito, Big Bang Theory ito eh. The universe was like a hot soup of particles, like the protons, neutrons, and electrons. When the universe started cooling, the protons and neutrons began combining into ionized atoms of hydrogen. So, saan kasi nabuo yung mga periodic table, di ba? So, components natin, galaxies, nebulae, stars, and planets natin sa galaxy. Sa ano, components of universe. Talagang sumasagot, how created our universe? Talagang Big Bang yung magsasagot. Pero kasi may naano lang ako na na-debunk na daw to. I'm not sure. Hindi ko na lang sasabihin kasi hindi ako sigurado. What are the three types of universe? A flat universe, a spherical or closed universe, or a hyperbolic or open universe. Wow, may mga ganito pa talaga. So I think eto na lang muna. Maiksi lang to kasi unti lang ako malaman. Kasi nag-struggle ako magbasa ng textbook this school year kasi kailangan ko magbasa ng dalawang textbook na ubos to bago matapos ang grade 12. Eh, kaya nag-i-start na ako para naman hindi sayang. Talaga nag-struggle ako mag-start nito and yun, thankful ako kasi nasimulan ko na. Diba? Masaya ako ngayon kasi nagpasalamat ako sa ngayon, sa kung anong meron ako ngayon. Nag-connect yung natutunan natin kanina. Okay, so kahit patawa-tawa ako dito, pangiting-ngiti, sana may natutunan kayo. Kasi, ako naman meron. Kasi sinishare ko eh. So, more elaborative, siguro kapag, naging ano ako, maski pag mag-edit, lalagay ko dyan. Okay? Kasi, ang hirap mag-edit. At i-manage yung time. Pero kaya yan. Okay, goodbye na and see you on the next episode of Learn With Me.